Yeah, welcome back mga kadad, ang inyong lingkod. Bibigay ulit tayo ng konting tutorial lang sa pag kung paano magpalit ng brake pad sa likod ng hindi tayo nahihirapan mag-press ng piston ng caliper niya sa likod, Mazda. So ayan, papakita natin. Kadadi, ito yung piston niya. Ito yung piston niya sa caliper. Pag hindi natin ito i-prenes, papasok, hindi natin may lalagay yung bagong brake pads. Ayan, ito yung piston niya. So, ayun, magtataka kayo kung bakit tatanggalin natin ito. Dito po natin. Ito po yung isa sa ating paraan para mas mabilis tayong magpalit ng brake pads at mag-press ng piston nito. Tatanggalin po natin to. May ano lang yan na allen wrench. Ayan. Ayan, niluwagan ko na yan kanina. Ayan. Ayan, papakita natin kung paano. Papakita lang natin. Ayan. Tatanggalin po natin tong sensor nyo. Para mas mabilis nating ma-press yung piston ng caliper. Para pag nagpalit tayo ng brake pads, mas madali. So ayan, tatanggalin natin to. Ayan, tanggalan natin mga kadali. Ito yung lube niya. Ayan. Meron siyang allen wrench na ano, naka-usli. Ayan, number 8 po yan, number 8 na allen wrench. Ito po yung ano natin mga kadali. Hihigpitan natin to, tapos pagka nahigpitan natin, ibabalik natin ng konti, paluwag, saka natin ibabalik yung sensor. Ayan, salita. So, ayan mga kadali, hihigpitan natin to. Ito yung nakausli na allen wrench. Hihigpitan natin yan. Mazda po ito, Mazda. Pag nagpalit kayo ng brake pads, kakailanganin nyo sa mga hindi pa nakakala. Tapos yan, nagpit na mga kadali, luluwagan natin ng konti. Ayan, ibabalik natin siya. Pag nagawa nyo na mga kadali, pag naluwagan na, ibabalik na natin tong ano niya, sensor. Ayan, babalik na natin, sinaluwag na natin. Tapos babalik na natin yung tornilyo na allen wrench. Huwag natin kalimutang higpitan para hindi siya malaglag, hindi masira kasi ditrip siya, ditrip. Higpitan natin mga kadali para ma-press natin yung piston. Yan, huwag natin kaligtan mga kadali, higpitan para hindi masira yung brake. Kasi every time na nag-ano tayo, nag-handbrake, nag-ano yun, mag-ikot, di-trip. Handbrake, saka nag-aapak ng freno. So, ayan, nag-fit na. Thank you.
ito mga kalabi yung special tools natin pang press ng piston. Ayan mga kadadi, simple na lang siya, magana lang siya pagka-prenis. Ayan, pagka ginawa natin yung isang idea na ganun yung pinakita ko kanina. So ayan, okay na siya mga kadadi. Tatanggalin natin to, tapos pag pag sinalpakan natin to, nandito na yung rotor base, tapos brake pads, okay na siya, may sasalpak na. Tapos mga kaladi, pagka na ikabit na, huwag nating kalimutang ikabit yung wire kasi yun yung sensor niya. Pero bago natin to ano, bago natin to tanggalin, kailangan nakatanggal yung battery, yung negative terminal, para hindi siya mag engine light warning. Ayan na, check engine pala tawag doon. O ayan mga kadaladi, na ilagay na natin kasi dumating na yung rotor disc, pinarepace natin. So naikabit na natin yung caliper at saka yung wire nya sa taas. So ayan, pagka nagpapalit tayo ng brake pads, mas mainam na pinaparepace natin yung rotor disc. Ayan, para hindi siya tumunog at mapantay yung kayod niya. So ayan, palit tayo, harap likod. So yun lang mga kadadi yung ating kaunting na i-share ngayon. Sana ay mayroon kayong natutunan, lalo na sa mga beginners pa lang na gustong matuto bilang isang car doctor or car mechanic. So hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Daddy Jim TV. Bye bye.